Lumakot tayo sa ilang mga balitang lokal. Kahapon nga po ay nagkaroon po ng mass rido settlement sa bayan ho ng Buldon sa Maguindanao, na pinangunahan po ito ng local government unit ng Buldon sa pangunguna ni Mayor Abolais Manalaw ng PNP at maging ng 1st Marine Brigade sa pamunguna rin ni Brigadier General Jonas Lumawag. Umaabot ho sa 10 pamilya, supposed to be 12, pero 10 pamilya ho yung nag-undergo, isinailalim ho sa Rido Settlement kahapon. Ginanap ho dyan sa may covered court ng Barangay Dinganen sa bayan ng Buldon sa Maguindanao. Isang magandang pangitain ho ito na nagkakasundo na yung mga pamilyang merong hidwaan dyan sa bayan ng Buldon sa pamamagitan ng LGU, ng PNP at ng Philippine Marines. So makiki-update tayo sa kabuuan ng naganap na mass rido settlement. Nasa linya na ho ang ating commander, ang commanding general ng 1st Marine Brigade, Brigadier General Jonas Lumawag. General, magandang umaga ho, Jasper Acosta sa bandera. Good morning, Jasper, sa ating mga training. Opo, so kamusta ho yung naganap na mass rido settlement kahapon, General? Kamusta po yung kinalalabasan niya? Yung ginawa kahapon na rido settlement dyan sa Buldon ay naging successful. At ito ay sa kadahilanan na ang nagtulong-tulong ang lahat ng sangay ng pamahalaan dito. Ang una, siyempre, yung ating mga LGUs at saka yung LCE natin sa pamahalaan ng Buldon, yung local PNP at saka yung 1st Marine Brigade, yung MBLT-5 na nakakasakop dyan sa municipality of Buldon. So, lalo na yung mga pamilya na sila mismo nag-step up para lang ayusin yung mga matagal na nilang hidwaan dyan sa bayan ng Buldon at saka sa mga barangay sa Alameda. Actually, yung sinetel na rito ay between sa mga pamilya diyan sa boundary pa rin ng Alameda at saka ng ano ng Buldon. Okay. So, at kahapon ang nito merong supposedly may 12 na families ang i-settle na rito. Kaya lang yung dalawang pamilya hindi nakarating. So, 10 pamilya ito na nagawa ng paraan ng mga lead agencies natin, nagtulong-tulong, nagkaisa mga pag-iisip na tundukan na itong mga kaharasan na dinadulot ng mga feud o di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga pamilya. So ano ang sinasino itong mga pamilya na ito, General? Ito ba yun? Sa pamilya? Pasensya ka na, wala akong tulad okay. Sa ngayon ng mga pamilya. Ito ba yun? Meron akong ano dito, listahan. Mariano Ariman Family versus Gumubar Siriman Family. Abolais Tomas Sinangan Family versus Pukaw Jun and Makoto Koro Kotoy Family. Kay Rodin Mariga Panambulan Family versus Regaro Pagayaw Gafor Family. Anwar Makalaba Family versus Bagro Antibor and Sulaiman Limak Family. So ito ay came from sa boundary no ng Alameda at ng Buldon. Oo. Correct. Ano daw ang pinag-awayan nito? Anong pinag-ugatan nung kanilang rido, General? Gandang tanong 'yan. Hindi naman lahat ano, pero ang pinakamarami sa ating mga kaso ng rido, pero ayon nilang tawagin rido kasi nga ito ay hindi talaga kumbaga domestic ito, local. Hindi talaga ito gera na kasi pag kinusigyan nilang gano'n, parang yung acts ng pag-aaway, binigyan natin ng konting legalidad. Pero yun nga, ito ay di pagkakaunawaan among families. Okay. Na ang pinag-ugutan, majority, kung titignan niyo yung statistics, is ayun tungkol sa lupa. Yung pag-aari ng mga lupa, na alam naman natin, lalong-lalo na sa mga boundaries at nung araw, it started way back. Na walang mga ano yan. Walang mga sukat at saka walang mga titulo. May nagmamay-ari. So, yung iba, nakiklaim na kanya to. Yung pala, naklaim mo ng iba. So, and so on and so forth. So, nagsisimula yung away ng mga pamilya. Ang makarry over throughout the years
Kaya na ang nagiging ano diyan, kaya nagiging tawag ay rido kasi long standing. Mm-mm. Na away ng pamilya na dapat ay noon pa man ay nagawa na ng solusyon. Oo. Gaano ba katagal yung kanilang hindi pa kaintindihan dahil sa away sa lupa? Alam mo naman, pag away sa lupa ang pag-uusapan, General, masalimuot na usapin ito. Correct, correct. O kailangan pumasok ang lead agency dyan sa ano natin, sa DA, o agriculture, sa usaping pangkalupa at saka sa mga real estate kung kailangan ang pinag-uusapan ay mga private lands. Pero itong mga sa usual tumatagal yung mga hindi pagkakaunuhan nila ng mahabang panahon. Minsan, dito sa Buldon, na part, Alamada, Buldon, ito siguro mga 10 years, mga ganyan. 10 years? Pero may nasettle na rin kami minsan, mga 28 years. Ganun nakatagal yung ano, hindi nila pagkakaunuhan, 10 to 28 years. Kasi every time na mag-meet somewhere yung magkaaway na pamilya, nagsisimula kung nag-spark yung kanilang kalitan at nagkakameron, lumalala lang pag may namamatay sa bawat pamilya. Marami na rin sigurong namatay sa both sides. Marami nang nasugatan o... Throughout the years na yan, we assume na marami, pero hindi na nga natin tinutukan yung detalye. Ang importante sa lahat ay matuldukan. Mm-hmm. Matulbukan itong di pagkakaanuan among the many families na nandiyan sa boundaries ng Alamada at Bundon. At maganda talaga ang naging resulta nito. Una, makikita natin kung ang unang-unang resulta nito magkakameron ng kapayapaan at katahimikan sa lugar. Ang lahat ay mamumuhay ng mapayapa at may peace of mind. So, in turn, itong pangyayari na to, magkakapokus sila ngayon sa pangkabuhayan nila nang walang takot na lumakad-lakad sa basakan, sa farm. Magiging productive sila para sa contribution nila para sa lokalidad. Okay. So, economically speaking, yung contribution nila, dumadami. Para magkameron tayo ng gusto nating matamasang progreso at kaunlaran sa isang lokalidad. Uh-huh. So gaano naman ho kasincere, no? Gaano ka tapat yung both sides na mag-adhere o susundin yung napagkasunduan kahapon, General? Ano po nakita mo sa kanila? Sa mga pamilyang na-settle ho kahapon. At ano yung magiging kaparusahan kung sakaling lalabag sila doon sa settlement? Yung sincerity ng kanilang kakasundo ay makikita mo sa decision nila. Talagang yung decision ng mga pamilya na to, talagang come what may, kailangan nilang i-settle itong mga pagkakaunawan. Makikita mo yung sincerity sa kanila, yung spirit, kumbaga nakikita mo yung aura ba ng ang activity. Makita mo talaga doon, kahit mahirap i-explain in words kasi abstract siya, no? Pero makita mo in spirit na talagang yung sinseridad ay namumutawi sa mga puso nila. Uh-huh. And ako naman, in whole of the process no kahapon, makita ko talaga na gusto talaga nila ng matiwasay na pamilya. Kasi yung lahat ng mga suporta nandoon eh. Suporta ng mga pamilya nila, lalong-lalo na ng local government, natulungan sila in the event na mga ilangan sila ng tulong outside, after na masettle yung kanilang mga pagkakaunawaan. So kahapon, sa Rido Settlement, kabilang ho ba doon sa kanilang mga isinuko, yung kanilang mga itinatagong armas, General, gaano ho karami? Oo. Kahapon, may symbolic turnover ng mga allegedly baril na mga criminal na baril, yun yung mga baril na nakamatay at saka naka-injure ng magkabilang partido. Mm-hmm. So ang kahaponan nandoon ay na kanilang symbolically na binigay at hopefully in the process ay lalabas pa yung iba na mga baril ay isang 7.62mm M14. Isang 7.62mm na Garand, M1 Garand rifle. Isang 5.66mm M16. Uh-huh. At saka merong isang sidearms, yung caliber 45 pistol.
So, itong mga ito, ito yung mga culprit, ito yung mga criminal na baril na nakaparaid, allegedly, way back, nung mga panahon na nagre-redo sila. Okay, so... Wholeheartedness naman na tinanggap ni mayor ng Bundon at tinurn over natin sa custody ng local police. So ito, kapalit nito, livelihood. Anong pangkabuhayan? Depende doon sa kanilang community? So, pag-uusapan pa yung details ng livelihood, pero merong karampatang parang reward. Hindi naman reward, actually incentive. Incentive para isolate na nila yung mga baril na nandiyan pa sa kanila. Actually, what prevents them from surrendering itong mga loose firearms is dahil nga itong mga existing may mga karido pa sila, ayaw nilang mawalan sila ng armas para protektahan yung mga sarili nila. Logically, dahil wala na silang karido, useless na yung mga baril na nasa kanila. Magiging liability pa nila yan kasi yung mga firearms na hawak nila ay talagang kukunin na ng pulisya dahil illegal possession yun. So ngayon na kahit noong paman illegal possession yan, kaya lang hindi talaga nila mabitaw-bitawan to protect themselves. Naintindihan natin yung part ng self-preservation, pero ngayon na wala na silang reason na i-keep yung kanilang mga armas dahil wala na silang karido, so we are hoping na in the future results of this activity will be a fruitful one, lalabas lahat ng mga loose firearms. At in line na rin dito sa programa ng gobyerno na lahat na dapat ng loose firearms ay may solid na at may surrender sa kinaupulan. Oo, so magandang gesture ito, no? Came from the families na isusoli, sinoli na nila yung mga baril dahil baka masasubject pa sila later on ng search warrant kung sakali man, dahil loose pa. So speaking of loose firearms, gaano ba karaming loose firearms dyan sa area, General? Sabi ni Mayor sa akin, talagang marami pa raw silang hindi nakukuha kasi nahirapan lang silang buhanin. Dahil nga, pag sinurs mo rin yung kanilang mga bahay, hindi mo rin makita dahil itatago talaga nila yan somewhere. Kahit maglalabas tayo ng search warrant, pag hinahanap mo sa lugar na hindi mo makikita talaga . Mahirapan din tayong makita dahil talagang siyempre pagka meron kang bagay na kaya mong ipasuli sa'yo, ipakita tayo, itatago mo rin yan. Di ba? Hindi makikita, ikaw na nakakaalam. Pero hindi even nga na dahil wala na ang kaba sa kanilang mga buhay, wala na silang takot na lumabas dahil magkakaibigan na yung mga pamilya dito sa boundaries, tingin ko naman na magiging useless na itong mga loose firearms nito para sa kanila. Ayun, ginagamit nila pandepensa sa kanilang sarili. So itong na-settle kahapon, 10, meron pa bang iba na nag-signify? Oo, na isa subject din for settlement, General? Meron pa. It's still work in progress dahil nakita ko naman yung mga tao, hindi lang sa Bulldon actually, dito sa mga sa AO ng Central Mindanao, dito sa area ni ng aming commander sa area, si Major General Uy, nakikita mo naman din talaga na yung mga tao ay unti-unti na nare-realize na ang kaharasan ay dapat mawala na dahil ang kapartner ng pag-unlad, ng kaunlaran ay katahimikan at kapayapaan. So papalitan nila yan. Makita mo yung lalong-lalo na sa grassroots at saka dito sa countryside, makita mo talaga na ayaw na nila yung mga violence. Kaya maganda talaga, maganda rin talaga na ang pamumuno ni Major General Uy dito sa ating AO. Okay. Unti-unti. Iba-ibang threat groups mula sa Freedom Fighters, sa mga DIs, at saka yan, CTG. Unti-unti, may magandang resulta yung ating pakipagtulungan sa mga ibang stakeholders at saka sa local government units at lalong-lalo na yung mga LCEs natin, yung mga leader ng lokalidad o mga communities na silang namumuno para magkaisa yung mga kanilang mga constituents.
na ang